kung paano maglaban ang magkapatid na Fuma! Umabot ka dito sa finals ng ganyan lang ang katawan mo. Magaling. Hindi ako basta magpapatalo. Bibigyan kita ng magandang laban. Habang panahon nating dadali ng pangalang Fuma, ito ang ating tadhana. Kaya dapat natin itong panindigan habang tayo nabubuhay. Fuma? Tadhana? Naiintindihan ko na. Ilalabas ko ang lahat ng natutunan ko sa labang ito. Dahil yun ang tadhana ang nakaukit sa aking mga palad. Simulan na! Manlalarong ito! May agamit nila ang buong pwersa ng buong katawan nila sa kanilang laban! Nakikita natin ang matinding emosyon! Kumay kalungkutan, kinalakit, ganigayahan, matinding desperado, ang pagkakuloon ng pag-asa! Ano kaya ang iniisip ng dalawang ito? Ano kaya ang nasa isip nila? Okay ka lang ba, miss? Masyadong marahas ang laban para sa isang babaeng katulad mo. Kung di ako nagkakamali, ikaw ang kasintahan ni Baki, di ba? Isa siyang magaling na fighter. Mapungay ang kanyang mga mata. Napakaganda. Tumatalsikman ang pawis at luha ng dalawang fighter sa arena. Wala pa rin umiiwas sa kanila. Ito ay banal na tubig mula sa dalawang maglalarong pinili ng Raikuman. Wala ni isa. Walang umiiwas at walang gustong umiwas sa tubig na ito. Sinamahan si Baki. Malaki ang pagkapaiba ng kanilang katawan. Warm up pa lang ako. Napaka-init. Pakiramdam ko ngayon. Ako rin.
Sa wakas, may papakita ko na rin ang tunay kong kasiyahan. Nagwa-warm up pa lang? Kung gano'n na nakita natin matinding laban kanina, ay warm up pa lamang! Ha? Paano mangyayari yun? Sige na, simulan na natin! Nararamdaman ko din sa wakas na nanonood ngayon ang aking mami. Alam kong masaya siya para sa akin. Nagbago na sila ng forma! Ano ito? Ngayon ko pa lamang ito nakita! Isang hayop para siyang may pangil ng isang tunay na mabangis na hayop na malapit na niyang gamitin. May hahalimpulad siya sa isang higanteng leon na malapit na sumunggam sa kanyang sisilayin. Kung ganun ay isa itong gyera. Isang gyera sa pagitan ng dalawang leon na may pag-iisip ng tao. Gutom ka na ba? Nakita niyo mga kaibigan! Nahulog si Jack Hammer! Ang pagkagat ay isa sa pinakapangunahing uri ng pagkatake. Kung nakagat niya si Buck, ayos ka. Kaso bago niya magawa yun, nilagay din niya ang sarili niya sa alanganin. Ganyan nga! Gawin mo na! Tapusin mo na siya! Manadalo na kaya si Bucky sa laban ng ito? Ano? Parang tulad dito noon. Bari! Hindi ako papayag na manalo ka laban sa akin sa pagkakataong ito. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hindi ako magpapatalo na hindi niya mababaki. Hindi ako papayag na manalo ka laban sa akin sa pagkakataong ito. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hindi ako magpapatalo na intindihan mo ba, Baki? Baki!
Ang information agency ng militar ay wala silbi. Wala tayong magawa sa mga takuhan nila. Sorry po, sir. Kalimutan mo na. Narinig ko na may ibang militar na nilipon na isang di kilalang lalaki na hindi malang gumamit ng armas. Totoo ba ang balitang yun? Nakumpirma na ba? Yes, sir. Para daw siyang Superman. Talaga sobra naman ang balitang yan. Hindi ka panipaniwala. Bravo. Striker, ikaw nang bahala. Huwag po kayo magbiro ng ganyan. Makinig po kayo sana sa akin dahil napag-alaman ko na ang ating mga sundalo ay higit itong pinagtutuunan ng pansin. Seryoso ito. Hindi magandang balita yan. Sa loob lamang ng isang araw, ang lalaking ito ay nakapagwasak ng madaming kampo at batalyon, pati na rin ang sa kalaban, pati ang mga bihag na walang kinalaman. Ang alam lang natin ay palaging mga tauhan natin ang hinahanap ng lalaking ito, at mano-mano niyang winawasak, hindi siya gumagamit ng anumang sandata sa pakikipagharap niya. Sa nakikita ko, walang laban sa kanya ang ating puwersa. Teka, sandali lang. Parang mahirap naman yata lunukin ng mga sinabi mo tungkol sa lalaki yun, hindi ba? Pero yun po ang totoo. Hmm? Minsan umaatake siya sa kampo at minsan sa tubig. Palagi siyang nagtatago malapit sa mga lugar na maraming kalaban. At tulad ng isang mabangis na hayop, naghihintay siyang magdamag para sa tamang oras na sunggaban ang kanyang hapunan. Parati siyang nagtatagumpay. Pero kahit minsan ay hindi pa siya nahuhuli. Isa siyang mabagis na hayop na naghihintay ng sisilain. May katawan siyang hindi may paliwanag ng siyensya. At ang pambihirang kakayahan niya ay dulot ng kanyang matinik na pakiramdam. Ang pagwasak lamang ang kanyang tanging layunin. Maaasahan mo sa tuwing aatake ang halimaw na ito, walang matitirang buhay sa mga biktima niya. Natatapatan niya ang buong pwersa ng militar. Tama na nga yan. Ganun pa ba, isa lamang siyang hamak na tao at talukuhan ang ihalin tulad siya sa isang buong pwersa ng militar. Naturingan ka pa naman leader ng ating mga tauhan. Anong ginagawa mo? Purong kalukuhan na pinapasok mo sa mga utak nila. Kung totoo nga ang mga sinasabi mo sa akin, masasabi mo ba kung sino siya? At magbigay ko nga ng magandang dela kung bakit inaatake niya tayo kahit hindi naman siya padala ng kalaban. Pasensya na, sir. Hindi ko po alam. Ano? Pagkatapos sa lahat na ibinigay mo sa akin tungkol sa halimaw na yan, niwala ka pa pala nakukuha ang impormasyon sa kanya? Ha? Ano pa ba tingin mo sa akin, ha? Pasensya na po, sir. Kung wala akong nakuha ang impormasyon sa kanya, ang alam ko lang ay parang tanak lang ng dugo ang kanyang laging motibo para bang ang mga bagay tulad ng gyera at pagkawasak ang kinagigiliwan niya. Puro ka kalokohan! Sir, mawalang galang na po. Hinggil sa inyong plano, ang planong 0278.
Kung ipatutupad niyo pa po ito, ang may papayo ko ay maghanda kayong maigi. Sapagkat ang balita ko ay nakutuban na niya kayo. Hindi ko ipagdidiin na nawawasakin ko ang sinumahubad ng sakit. Ha? Hindi lang yun ang binabala ko. Ang mga nakatataas ay may ibang mas magandang plano. At ito'y malayo sa iniisip ko. Pangalig ka mabuti. Sa loob ng 7 araw, magkakaroon tayo ng operasyon na ang tanging layunin ay pasabugin ang lahat na nasasakupan ng Hilagan District. Kahit gano'ng pangalakas na sinasabi mo, halimaw na yan. Nagdududa ako kung makakaligtas pa siya sa ganong kalawak na pag-atake. Tapos na operasyon natin, pwede na tayong mag-picnic. Ah, tama yun. Paalam na sa'yo, Operation Bloody Mary. Malakas din ang loob mo, ha? Kala mo kung sino kang boxing king kung umasa. Kaya bang? Patay ang lahat ng mga residente sa lugar na ito. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng mga hayop na yun. Walang katarungan! Yerang ito, walang halagang katarungan. Para sa kanila, lahat ng bagay dito sa mundo ay parang kasangkapan lamang. Kung sino ka man, isa kang bayani para sa akin. Ang halimaw na hindi gumagamit ng kahit na anong sandata. Yonjiro Fuma, 16 na taong gulang, talaga hindi ako makapaniwala. Ngayon na nakita na kita kung sino ka. Isa ka lang palang bata. Kalmadong kalmado. Gusto mo bang magpasarap muna dito? Ano to? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ayaw mo ba? Huwag mong sabihin, wala ka pang nagiging karanasan sa mga babae. Ang laki mong bulas, pero mahihiyain ka pala. Kung ganon, hindi pala akong tipo mong babae. Malas mo dahil ako na lang ang natitirang babaeng buhay dito. Eh ano naman kung wala akong hilig sa mga babaeng katulad mo? Huwag mo kong uutusan. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Kahit hindi mo pa ako bigyan ng pahintulot. Ah! 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 Ah!
Matapang ka. At mukhang mahusay din lumaban. Mabuti pa. Sumama ka na lang sa akin. Baka sakali mapakinabangan pa kita. Tandaan mo lang. Kailangan natin ang iba yung pag-iingat. Yun ang pinakamahalagang batas sa lugar na ito.